Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading po ito for fire sign, ano, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates kasi hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin niyo lang po yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si fire sign, or pwedeng maging ikaw to fire maging person mo ito fire sign at hindi ikaw. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. Ayan, natutuwa ako kung magla-like kayo at magko-comment sa video na ito kahit mag-heart-heart lang po, ano, or smiley. Ayan, kasi po nagpapakita po yan ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. So, start na po natin ang reading. This is for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, take only what resonates. By the way, nakaka-amoy ako ng chips. This could be a reading. Pwede may nginungot-ngot ka na chips. Habang nanonood. Or, ayan, kung hindi chips, it's like patatas. Ayan. We do have here the Page of Cups. For fire sign, please. The King of Coins, and then the Page of Wands. The Seven of Coins. The Moon. The Ten of Wands. We do have here the Four of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces energy. Energies lang yun, ano? Hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. Fire sign, please. Okay, so we do have here the Hand of Cards, the Girl with the Snake, Heartbroken, Abundance. Bottom of the deck is the Paradise. Ayusin ko lang yung camera. Okay, so sa nakikita natin dito, for some of you, pwedeng meron kang options. Kasi nakakita tayo dito ng mga options pagdating sa mga person. Like, maybe yung iba pwedeng wala pa namang love na related or wala pa namang relasyon or connection. Pero there's this two people dito na they want to have you kasi you are the King of Coins eh. Nakikita natin yung ugali mo na magaling ka financially. Maybe you are a stable person or hindi ka katulad ng iba, no? Maybe kung hindi ka stable na person, maybe you are madiskarte. And ito yung nakikita nito mga taong to, yung galing mo pagdating sa paghandle ng iyong finances. And you're really working out your finances here with the eight of coins and four of coins. Ayan, talagang wina-work out mo yung sarili mo. May mga bagay kang gustong ma-achieve, ma-receive. So talagang ginagawa mo naman yung best mo para ma-achieve or ma-receive yung mga bagay na yan. Sa ngayon, maaaring ini-enjoy mo lang yung mga bagay na kung ano ang meron ka. And I don't know if you are looking for love or relationship or whatever. Hindi ko naman nakikita nandun kasi yung focus mo eh. Ang focus mo is more like sa pera mo, pag-iipon, ganyan. And there's this person na nakikita natin na gustong mag-take ng risk sa'yo, but there's also this person with the Page of Wands na parang hindi siya papayag na na mapunta ka sa iba, or maybe mas malalim yung connection mo with this person kasi nakikita natin na parang hindi siya papayag na makalapit itong other person nito, or na magkaroon ng deeper level of commitment sa inyo nitong person nito. So this person, I feel like medyo nakantabay na siya eh pagdating dun sa other person. Parang naghahanda na siya, nire-ready niya yung sarili niya. And we do have here the Abundance. Pwedeng pinapakita niya sa iyo lahat ng mga positive na attitude niya. Pero the Moon is here. Actually, nakakaramdam na kasi siya ng energy na you are
having these options and pwede ngang may mga bagay na ginawa siya na nakapagpasakit sa'yo or nakapagpalungkot sa'yo na dumadating itong new person na ito, being strategic person. Hindi siya basta-basta gumagawa ng actions and whatsoever. Pwedeng wala rin masyadong sinasabi. Pero strategy niya yun eh. Strategy niya yun para mas mapalapit siya masyado sa'yo. Kasi meron yata ang kasabihan, less talk, less mistake, ano? And maaaring gusto niya makita muna kung ano yung mga magiging reaction mo sa mga gagawin niya. Pero nakapagplano na siya or nakakapagsalita na siya with friends, ganyan, mga barkada, nakakita tayo na sinasabi niya dito kung ano yung mga plano niya just in case magkaroon ng pagharap sa inyo. So may pagpaplano na itong person ito. Yeah, I can feel someone here na pasugod at paggawa ng actions, kaya lang the other person, hindi siya papayag. Like, hindi. Kung gagawa siya ng action, mas lalong hindi ako papayag na magpatalo doon. So, there's competition here. And, what's with the page of coins? Yung iba hindi, page of cups. So, yung iba hindi pa nangyayari, pero paparating na itong person na ito to make this necessary action. With the eight of swords, I feel like, ang tingin niya kasi is that you might be stuck in a situation, Gemini, Libra, Aquarius energy, pero gagawa talaga siya ng paraan dyan with the King of Swords and the King of Cups and the Two of Coins, okay? Maybe gusto kasi niya ng something with you, like thinking positive lang siya with the Four of Cups. Ayan, thinking positive lang itong person na ito na magkakaroon ng Nine of Cups sa inyo, which is maybe another chance and pwedeng para mapansin mo siya, okay? So, what's with the King of Coins? You do have the Queen of Coins. The Eight of Coins and the Hermit. Ayan. So, ang focus mo kasi talaga is money. And maybe, if you're single, maybe you're okay naman sa pagiging single. Okay? Pero, hindi para sa lahat yan, ano? But for what I can see here, magaling ka talaga kasi eh, pagdating sa finances. And nandun naman talaga ang focus mo. I mean, you're not looking for someone na tutulong sa'yo kasi you feel like kaya mo naman mag-isa. Hindi mo naman kailangan ng katulong. Financially, pwedeng ganun din. No? You don't need a partner. You just want to focus on your finances. We do have the Hermit, could be dealing with a Virgo. Ayan. Or an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. What's with the Page of Wands? The Three of Wands. There's this person na nakikita natin na namimiss ka talaga na itong person na ito eh. Okay. Namimiss ka na itong person na ito. With the Hierophant, this is a very spiritual person. Very traditional. Pwedeng may mga sinusunod siyang mga religious na gawain. Ayan, pwedeng ma-relihiyoso itong taong ito. With the Wheel of Fortune, gusto niya magkaroon ng changes sa inyo. Like, you can see Leo, Scorpio, Pisces energy. Taurus is also here. So, sa nakikita natin, gusto niya magkaroon ng activity na sabay kayo or pareho ninyo ginagawa. For example, magsayaw kayo ng parehas, mag-exercise kayo ng parehas. Kasi this person miss you. Gusto niya magkaroon ng activity na magkasabay kayo. Or pareho ninyo ginagawa na magkasabay. Like it's a bonding thing. What's with the Seven of Coins? Yeah. We do have really the King of Cups. And the Two of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. The Nine of Cups is here. Okay, so this person, I feel like this is your energy. You have a lot of love to give. And with the Nine of Cups, pwede nga maraming ang options sa'yo. But actually, gusto mo yung ina-admire ka. Gusto mo yun. But hindi ko nakikita na nangangailangan or gusto mo ng love life. Pwede ganun. For now, is like, ang focus mo is yung sarili mo. Well, okay, ina-admire niyo ako. I'm happy na ina-admire niyo ako kasi feeling ko ang ganda ko or ang pogi ko. That's your energy. Pero,
ang focus ko kasi talaga is money. Okay. So what's with the moon? Okay, the moon, we do have here the 4 of coins, the 9 of swords, and then the 6 of swords. There's a soulmate energy here, but sa nakikita natin, with the 4 of coins, ang iniisip kasi nitong taong to is yung sarili niya muna. Like, marami siyang problema na kailangan niyang mag-move on, sakit ng ulo, stress. And this person, with the Fool, gusto niya mag-take ng risk dito sa connection. But with the 10 of coins, I feel like kailangan niya muna ng tulong or suporta, or maybe may kinalaman sa money. And with the 3 of swords, kasi parang mahirap maggawa ng action or mag-desisyon kung marami pa siyang problema with the 3 of swords, okay? And with the 2 of swords, like, paano ako mapipili kung financially wala ako, di ba? Ganun yung energy niya. Maybe you have a choice between this person na may pera and or may kakayanan na magkaroon ng pera, and then the other person is like, financially wala siya masyado. So, paano ako mapipili kung ito lang ako, that kind of energy. And what's with the 10 of wands? We do have here the King of Swords, the Wheel, and the Ace of Cups. Okay, so for what I can see with this person, marami siyang dala-dala ngayon na problema. Pero with the King of Swords, I feel like matalino naman siyang tao eh. Kaya niyang baguhin yung sitwasyon niya. Pero sa ngayon, ang may offer niya is the Ace of Cups, which is full of love. Dito sa person na ito, with the 9 of cups, yeah, isa na siya sa options mo ngayon. And there's a lot of passion coming from this person. Kaya lang with the Tower and the Ace of Coins, maraming ending kasi na pinagdadaanan itong person na ito ngayon na nakakapagpahirap para sa kanya na makapag-offer ng new beginning pagdating sa'yo. Like, marami siyang problema, pero gustong-gusto niya mag-take ng risk sa'yo. Okay, so yeah, we do have the Talking, the Addiction, Keys on a Ring, and Butterfly. I feel like this person, yeah, we do have your wedding rings and cassette. Meron siya mga paulit-ulit na ginagawa sa'yo, which is with the Talking. Actually, hindi ko ito nakikita. Possible na may yung iba kung may conversation sa inyong dalawa. Kasi interested siya sa'yo eh. Talagang gagawa siya ng paraan para magkaroon ng pagdating, arriving energy coming from this person. So, ganun. Pero yung iba, wala namang communication na nagaganap. But this person is really watching you. May pagtingin, may pagsubaybay. And we do have addiction. So, really obsessed itong person na ito. Kaya lang may video, tinatry niya pang kontrolin ngayon ang sarili niya. Kasi with the Butterfly, I feel like marami siyang growth na pinagdadaanan ngayon. So, maybe problema nga ayun, ano? Na nagtuturo ng malaking lesson para sa kanya. And with the Keys on a Ring, yeah, I can see a lot of suitors or eto, mga tao na gusto makipag-connect sa'yo. Kasi and although nakakakita tayo dito ng one night stand energy, kasama yun sa pagkahiling nila eh, magkaroon ng one night stand with you, even just once, no? And pero mas gusto nila na sana magkaroon ng and yeah, with the Addiction, yung parang yung wala ka ng kawala sa akin, parang sana dumating yung point na wala ka ng kawala sa akin. I mean, yun na, that you are mine. Masasabi kong akin ka. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. Ayan, and of course, yung pinakabago nating channel, if you're dealing with the Libra, Libra Philippines. At saka po pala, no, huwag kayo mahihiya. Sana po ay mag-comment kayo, mag-like sa pinaka-video na ito. Nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin. Kahit po yung simpleng comment lang, mga smiley. Ayan, nagpapakita po yan ng malaking suporta. Maraming maraming salamat po. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.